At ngayon mga giliw naming tagapakinig, narito si Lola Sela sa kanyang panglimang kabanata ng kanyang kwento na pinamagatang Banal at Diablo, dito sa ating dulang Mga Kwento ni Lola Sela. Itiduro ng matandang busyo kung papaano mabawi sa masamang espiritu si Susi. At sinabi niyang mapangaling gawin, pero desididong gawin ni Dennis dahil sa pagmamahal niya kay Susi. Samantala, ipinagtapat na ni Mara sa mga magulang niya na iniibig niya si Susi. Subalit, tutol sila dahil alam nilang kasalanan ang umibig sa kapwa kasalian. Pero hindi nila napigilan ang anak, kaya umalis ito at doon tumira sa bahay nila Susi. Samantala, pumunta na si Daddy sa kuweba na kinaruroonan ng puting anting-anting na nakalagay sa puti na tabaya. Sinamahan ni James ang kaibigan na pumunta roon at nakakita siya ng mga itim na duwende. At nilinlang ni James para mabaling ang pansin nila. Nagpukul siya ng bato sa may kalayuan at doon nagpunta ang mga itim na duwende. Samantala, habang nagpapakaligay si Mara, ay napansin niyang may mga bukol sa katawan ni Susi na may uod pa sa loob. Ah! Susi, wala na akong ibang pinangarap pa, kundi ang makasama ka habang buhay. Ako rin, Mara. Mahal kita. Hindi ko kaya mabuhay nang wala. Mahal na mahal kita, Susi. Kaya kahit anong mangyari, hindi ako papayag na magkahiwalay pa tayo. Ako rin, Mara. Mahal na mahal kita. Nagkakakilabot naman ang alulong ng asong yan. Hayaan mo ng asong yan. Ang mabuti pa, ipagpatuloy natin ang ating ginagawa. Susi, Susi, ganda-ganda mo talaga. Mahal na mahal kita. Susi, ano ito na hawakan ko sa katawan mo? Ano ito? Bakit nagkaganito ang katawan ko? Bakit ang daming tumutubong bukol? Hindi totoo ito! Ano ba ito? Bakit ganito? Ang mga bukol mo, may mga uod sa loob! Hindi! Hindi totoo ito! Bakit ganyan ang nangyari, Susi? Bakit nagkaroon ka ng bukol na ganyan? Ang buong katawan mo ba? Gumagalaw ang mga uod sa loob ng bukol ko. Tulungan mo ako! Aray! Napisa yung isang bukol mo at gumagapang sa akin ang uod! Aray! Kinagat ako! Aray! Bumabaon sa balat ko! Mara! Huwag mo kong iwan! Mara! Tulungan mo ako! Tulong! Sa kanya, dyan sa loob ng kuweba. Gusto ko sanang puntahan para alamin ko kung ano nang nangyari sa kanya. Pare Jibs? Nandiyan na siya. Sana nakuha niya ang puting tapayan na kinalalagyan ng puting anting-anting. Pare, tayo na. Aalisin tayo kagad. Habang nasa malayo ang mga itinaduwende. Tayo na. Oo, nilinlang ko sila.
nagpukul ako ng bato sa ibaba ng bangin. Nandoon sila lahat. Hinahanap nila kung ano ang nandun. Ah, siya nga para. Nakuha mo ba ang tapayan na kinalalagyan ng puting anting-anting? Oo, pare. Sige, tayo na. Bilisan natin. Para hindi tayo abutan ng mga itim na duwende dito. Oo, pare. Ayun. Naghihintay na rin ang mga puting duwende. Aalalayan tayo. Oo, pare. Sige, tayo na. Ayun, pare. Sumisenya sa atin yung isang puting duwende. Dalian daw natin. Tapos na ang ritual. Sana, nagtagumpay ako. Patawarin mo ako, Diyos ko. Ayoko na sanang balikan ang gawain ito. Pero napilitan ako dahil gusto kong maligtas sa kapahamakan ang anak ko. Ah, may nakita akong itim na usok na umiikot sa akin. Ang ibig sabihin nito, tagumpay ako. Day, napakalakas ng kulog. Sinyalis niya na tumalab ang ginawa kong ritual teriyo. Day, hindi kaya madama yung anak natin sa ginawa mo? Palagay ko hindi. Basta mananatili lang ang manikang yan dyan sa loob ng palayo na may mga insekto. At habang hindi ko tatanggalin yan, hindi rin mawawala ang mga bukol sa susi na yun. At tiyak na manditiri na si Mara sa kanya at lalayo. Eh sana ganun ang mangyari. Eh sana gatin. Hindi ako makakapaya na magpapatuloy ang pakikipagrelasyon niya sa kapwa niya babae. Malaking kasalanan yun sa Diyos. Kailangan mabago natin ang damdamin niya. Oo, Eday. Dahil malaking kasalanan niya, baka may hantulad sa kasalanan ng Sodoma at Gomora sa Genesis 19. Oo, Terio. Kaya mabuti na yung ako na ang makagawa ng kasalanan dahil sa paggamit ko ng itim na kapangyarihan kaysa ang anak natin ang magkasala. Day! Day! Si Mara! Nandyan na! Ha? Tatakpan ko agad ng gumot ang mga ginamit ko sa ritual. Baka makita niya. Malapit na rin magkababa sa bundok na ito, pare. Oh, pare, isang 10 meters lang. Nasa ibaba na tayo. Pero kailangan ng pag-iingat. Baka madulas tayo. Makuhulog tayo sa bangin. Mataas pa itong kinaroroonan natin. Oo, pare. Buti na lang. Nakisama sa atin ang mga duwende at liwanag ng buwan. Dahil kung hindi, hindi natin maaninagan ang dinadaanan natin. Pare, ha? Pare! Pare, bakit? Anong nangyari sa'yo? May pumulupot na damo sa liig ko. Nasasakal ako. Hindi kaya aasyan, pare? Hindi, pare. Ito yata yung sinabi ni Lolo Bosyong na halaman na may isip. Pare, napupulupotan na rin ako sa liig. Pinitin mong maalis yan, pare. At umalis ka na. Kahit maiwan ako rito, ang importante ikaw. Sige na, pare. Iwan mo na ako dito. Pero paano ka? Hindi kita maring iwanan, pare.
Pipilitin kong alisin itong damo na ito na pumupulupo sa liko. Ayan, natanggal ko na. Yeah, hilahin ko rin yung damo na pumulupot sa leg mo. Ang puting tapayan. Nahulog pare. Patay. Nahulog ang puting tapayan. Nay, alam ko na kayo ang may kagagawan kung bakit nagkaganon si Susi. Ah, wala akong kinalaman dyan, anak. Wala. Pwede ba, Nay? Huwag na kayong magsinungaling. Alam ko eh, namang kukulam kayo. Mara, huwag kang magsalita ng ganyan. Baka marinig ka ng mga kapitbahay. Kahit marinig nila, dahil sinasaktan niyo ang babaeng mahal na mahal ko. Aalisin ko ang kumot na to. Huwag, anak. Huwag mong tanggalin ang kumot na yan. Huwag. Mara, anak. Huwag mong pakialaman yan. Huwag. Sinasabi ko na nga ba eh. Anong ibig sabihin nito, inay? Mali kang inilubog ninyo sa palayok na may insekto. Mara, anak. Patawarin mo ako. Pero gusto ko lang ilayo ka sa kasalanan. Pero lumala na... Ikaw ang gumagawa ng kasalanan, inay. Bakit mo kinulam si Susi? Bakit? Alam mo namang mahal na mahal ko siya. Anak, mahal na mahal ko si malaking Susi. Kasalanan ang umibig sa kapwa kasarian. Dahil dyan, nakagawa ka na ng napakalaking kasalanan. Anong kasalanan ang sinasabi mo, inaya? Ikaw ang gumagawa ng malaking kasalanan. Dahil kinulam mo si Susi, ang babaeng mahal ko. Oo, aminin ko. Kinulam ko nga siya. Para iwasan mo siya. Dahil sa kaibangan mo, pinatay mo ang mga magulang niya. Ha? Alam ko, ikaw ang pumatay sa kanila. Para masulo mo ang atensyon ni Susi. Kinulang mo ang mga magulang niya. Inay. Itapon mo na ang itim na anting-anting. Dahil kung hindi, hindi lang ikaw ang mapapahama, kundi madadamay kami ng itay mo. Inay. Hindi. Hindi ko itatapon ang itim na anting-anting. At wala akong pakialam kahit madamay pa kayo! Buti na lang nakaligtas tayo sa mga damong may isip. Oo nga pare. Kaya lang, hindi pa rin natin makita ang puting tapay na kinalalagyan ng puting anting-anting. Oo nga pare. Tamang sinabi ni Lolo Bosyong. Hindi lang iisang pagsubok ang madadaanan mo. May pito pa dahil nalagpasan na natin ang dalawa. Oo pare. Kahit ilang pagsubok pa yan susubukin ko. Para mailigtas ko lang si Susi. Kaya lang pare, saan natin hahanapin ang puting tapayan na yun? Matagal na tayong ikot ng ikot dito, hindi pa natin nakikita. Nandito lang yun. Hindi tayo titigil hanggat hindi natin nahahanap at nakikita. Oh, pare, tingnan mo. Ayun, nasa tabi ng malaking bato na yun. Ha? Yun, yun nga ang puting tapayan pare. Kukunin ko agad para makaalis na tayo dito. At mukula nang bumabalot na masamang espiritu kay Susi. Oh, pare. Huwag mong pupulutin. Ha? May higanting alakda na nakaabang sa bato. Oh, nga. Paano natin kukunin yan? Sandali lang. Lililangin ko ang alakda na yan. Iinisin ko siya. At magpapahabol ako. At samantalahin mong kunin ang puting tapayan. Ako na lang ang maglililang, pare. Baka makagat ka. Di ba lang ako ang makagat niyan? Ha?
Pero baka... Kung makagat man ako, alam ko kung paano matatanggal ang kamandag. Kaya sige na, umanda ka. At lilinlangin ko na ang higanting alakda na yan. Magpapahabol ako. At samantalahin mong kunin ang puting tapayan. Asan ka? Si Tay! Asan ka? Nandito na ako! Nasaan Susi kaya mo? Siya? Susi! Nasaan ka? Nandito na ako, si Tay! Huwag mara! Huwag kang lalapit sa akin! Baka mahawaan kita! Hindi pa ba natatanggal ang mga bukol mo? Oo! Kaya huwag na huwag kang lalapit sa akin! Mas mabuti pang mamatay na ako kaysa mahawaan kita! Ayaw kong may mas mangyari sa'yo. Dahil mahal na mahal kita, Mara. Mahal na mahal kita. Susi! Mahal na mahal din kita. Kaya, kung mawawala ka, mas gusto ko rin mamatay. Huwag kang magsalita ng ganyan. Gagawin ko ang lahat para gumaling ka, sweetheart. Basta huwag kang lalapit sa'kin. Huwag, Mara. Hirap na ako. Napaka-kirot na mga bukol ko. Ayan! Gumagalo na naman ang mga insekto sa mga bukol ko. Susi! Susi! Bakit hindi ka pa gumagaling? Bakit? Ang inay, siya ang gumawa dito. Nanggal ko na ang manika sa palayok. Sa palagay ko, binalik niya ulit. Babalik ako. At kung ayaw mong tantanan ang mahal ko, papatayin kita, inay! Hindi ko na kaya. Napagagirot. Parang nasusunog ang buo kong katawan. Nabibihak ang kanyang katawan. Hindi! Susi! Susi! Salamat nga pala sa tulong mo, pare, ha. Alam mo kung wala ka, baka hindi ko nalagpasan ng mga subok na dinaanan ko. Huwag mong isipin yan. Ang mahalaga ay nagtagumpay ka. Nakuha mo ang puting tapayan na kinalalagyan ng puting anting-anting. Ngayon, may panlaban ka na sa masamang espiritu na bumabalot kay Susi. Akala ko eh, hindi ko kakayanin eh. Sige na, Dennis. Pumunta ka na sa bahay nila, Susi. At gawin mo ang pinagagawa ni Lolo Bosyong. Sige, pare. Ayaw na kita dito. Pupunta rin sa bahay nila. Tahimik na tahimik dito sa bahay nila. At sana, madadnan ko din si Susi para isuot ko sa kanya ang puting anting-anting dito sa kanya. Dito muna ako. Magmamanman muna ako, baka... Saan ka pupunta, ha? Mara! Huwag! Huwag! Ano kaya ang mangyayari sa pagharap nila Dennis at Mara? Magiliw naming tagapakinig, abangan ang huling kabanata ng ating kwento na pinamagatang Banal at Diablo, dito sa ating dulang.
Mga kwento ni Lola Sela. Mga nagbigay buhay sa ating dula: Mayra Abrihal Narnola, Susan Malignum, Ami Diaz, Oscar Ora, Robert D. Guzman, Jun Cabato, Eva Alcoreza. Technical Supervision at Musika, Oscar Ora. Nilapatan ng tunog, Robert D. Guzman. Sa panulat at direksyon, Amos Iglesias. Mga kwento ni Lola Sela. Inihahandog ng IFRI Recording Studio para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Bumbo Radyo, Philippines.